Magandang araw, people. Kumusta po tayo? Ito po si Kamerlyn, ritualista, healer, at agimatera, pangkalahatan na. So, kumusta po tayo, people? Ngayon ay mag-testing tayo ng gamit. Ito ay bigay sa akin na isang magaling na manggagamot. Sinabi niya sa akin, ito ay sinupuan, no? Ano na yata ito? 9 years. 9 years. 9 years, 7 years, 8, 6, 7, 8. Mga 8 or 9 years na binigay sa akin. Sabi kasi niya, sinukuan daw. So, testing natin to ngayon. No? Mag-testing tayo ng gamit. Titesting ko kung masunog siya or ano. Gamit ako ng lighter. Wait ha. Yan. Ngayon po, nagigising ko lang. No? Wala pa tayong kilamos naman tayo. So, ngayon, te-testing tayo. Magayahin natin yung mga tropa natin. Ako po ay iba lang sa mga sa inyo, no? Kasi kayo, mga lalaki. So, ako po ay babae sa larangan ng karunungan lihim. Pero, ayos lang naman. Kasi, hindi ako pareho sa inyo na kayo ay malawak ang destinasyon at malawak ang pang-uunawa sa ganitong larangan ng mga karunungan lihim, lalo-lalo na sa agimat, no? Ako kasi, people, isa lang akong yung simple lang para sa akin, yung makamit ko yung tagumpay na misyon ko, tagumpay ko. Pag mahilig lang ako pumunta sa kalikasan, masaya ako na pagbaba ko ng bundok ay refresh at na nadagdagan na naman ang kapangyarihan natin. Pero simple lang po ako kasi kung ikumpara ako sa inyong mga lalaki, malakas ang katawan ng lalaki kaysa sa katawan ng babae, di ba? So kami ay simple lang. Pero para sa akin, gusto kong magaya rin ang mga katulad ninyong mga lalaki. Hindi naman ako tibo kasi may anak at asawa ko. Ang kahiligan ko lang talaga din po ang ganitong klaseng pamumuhay at misyon. Kahit nung bata pa naman ako talaga, mahilig talaga ako sa mga orasyon, sa mga agimat, sa mga kakababalaghan. Ngayon po, mahilig talaga ako dyan. Kahit noon pa naman, hindi ako nakakita ng mga maligno o anuman. Pero ako lapitin kasi ako ay kalikasan. So, isa ako sa kalikasan, no? So, maisip natin at kung malawak ang third eye mo, kung makikita mo lang ako ng personal or hindi personal or kahit dito sa vlogs, kung gumagana, makikita ninyo kung ano yung taglay ko, kung ano yung aking gabay. No? Pero hindi tayo dapat sa pagmamayabang. Sa akin lang nito, people, makapag-share ako sa inyo at mapagpakita ako ng mga kakababalaghan at kakaiba at yung pagpunta natin sa bundok ay sapat na sa akin yun. Kayo naman, pagka pumunta kayo sa akin, malaya kayo. Malaya kayong pumunta, bumisita sa bahay ko, kung gusto nyo makilala ako ng personal. Marami na rin naman ang gustong, marami na rin ang pumunta rito para ma-meet up ako. Nagpapasalamat ako sa paniniwala at pag-follow ninyo dito sa akin sa YouTube channel, people. Kayo naman, pag pumunta kayo rito, hindi kayo masero dahil mapagbigay po ako. Namimigay din ako ng mga natin. Nagsishare ako, people. So, share tayo. So, etong mga tattoo ko, people. Ito ang kauna-unahan kong tattoo. Si Eni Jota. Yan ang bigay sa akin ni Kabencho. Kasi si Kabencho ay siyang nagbasbas sa akin para maging isa akong ganito, no? Pero nung binasbasan ako noon, ito ang unang pinapatatak sa akin. Kaya ang akala ng iba, hindi nila tiningnan. Pag na mayroong mga guardian, ang hindi nila nakikita ito. To? Kasi noon makinis pa ako, subaybayan ninyo hanggang sa baba yung aking vlog. Wala pa ako nito, bago lang itong mga tatak ko siguro. Mag-iisang taon. O, isang taon pa lang ako na puno na ng tattoo. Nandito na ako sa lugar namin. So, ito lang ang aking tattoo. At saka itong tattoo kong bulaklak. Yan lang. Yan pa lang ang aking mga tattoo sa kamagkabilaan. So, si Eni Jota.
pinakamabisa. No, ito, hindi nila nagiging tagulilong o ano bang tawag dyan, hindi nila nakikita ito. Ito lang ang nakikita nila. So, maraming lumalapit sa akin. Maraming lumalapit sa akin at kinakaumayan ako. Kasi guardian nga. Ang iniisip ko, hindi naman ako marunong mag-ganun-ganun ng kamay kasi wala akong alam dyan eh. Eh, inaanuhan ko na rin. Pinagbigyan ko na rin sila. Anong guardian? Saan do ako guardian? Na, ako rin naisip, nagsisinungaling na rin ako. No? Ah, dito ako, guardian ako sa ganito. Ganyan, ganyan na lang. So, sabi ko, di nila napansin yung cross na nasa taas. Ibig sabihin, napakalakas niya. Hindi siya nagpapakita sa tao. Kung daan lang, hindi nagpapakita ang cross na ito. Ito yung una kong tato. Napaka, ano niyan. Anyhota. So, ngayon, people, ay testing tayo ng gamit. Ito daw, sabi kasi sa akin, ito kasi ay sinukuan daw ito. So, ngayon, gagawin ko, gagayahin ko yung isa nating kaibigan na igaganyan lang daw. Pag hindi nasunog yung sinulatan ko rito, ito na yung sinukuan. Ito na. Walang orasyon tayong babanggitin. Kalikasan to. Hindi ako mahilig mag-orasyon. Nag-oora lang ako pag nanggamot ako at poder at protection sarili. Yan. Kung masunog lahat yan, nasunog nga siya lahat. Hindi rin sinukuan. So, nasunog lahat ang papel, people. Sunog. Sunog na sunog. Yan, sunog. Nasunog yung papel. Ibig sabihin, hindi siya sinukuan. Try natin sunugin, no? Ano to? Na natin para mas malino. Pahintulutan mo kung sunugin ka, kaibigan. Testingan lang, walang orasyon. Sadabaw. Malaman natin kung tunay, no? Tatagal na panahon sa akin itong ano na to. Sunugin natin siya. Kung anong taglay. Sunog ba? Kailan magbaga, magbabaga. Baga, baga. Bumaga. Hindi yan orasyon na. Sunog. So, umapoy siya, people. Umapoy. So, to, wala pa tayong na-discover na tunay na sinukuan. No? To, hindi ko lang alam, ha? Hindi rin naman siya na, ano. Nausok din, ha? Usok lang. Hanggang ganun lang siya, no? Matalang yung ibang kahoy nito na sunog talaga. Init din. Okay, people. Na-testing na natin to. Yan na po. Hanggang ganyan lang siya. Hindi natin alam kung anong klaseng kahoy ito. Pero nung binigay sa akin to, 8 to 9 years na. Itinago-tago ko lang. So, ngayon na medyo malakas-lakas ng kaalaman ko rin, binuksan ko na at ipinakita ko. Hindi ko lang pwede sabihin kung saan galing. Basta siya isang magaling na manggagamot din. Yan.
Pero yung ganyan lang siya, hindi siya nasunog. Makita nyo naman yung mataglay, ang taglay niya. Pero nung sinunog natin siya ganyan, nahawakan pa natin yung sunog niya. At yung papel lahat nasunog talaga, as in. Pero unti-unti siyang masunog, ah. Pero alam naman natin, people, na ang sinukuan bawat isa ay hindi natin yan ma-encounter, no? Kung hindi pahintulutan. Malay mo, balang araw, kung ako pahintulutan, no? Makita ko yan, matagpuan ko yan. At kung matagpuan ko man yung sinukuang kahoy na yan, napakagaling na natin dyan. Pero ayaw ko yan. Ayaw ko yung maano. Nasa akin na rin naman ang sinukuan na natunay. Na ano eh. Yung sinukuan ng sa isip at sa puso, no? Nasusukuan ka ng tao. Hindi ibig sabihin na susukuan ka or yuyukuan ka. Hindi po ganun. Respeto. Yun ang pinakamainam sa atin. Yung respeto. Kung hindi man natin makuha ang tunay na sinukuan, pero yung kalinisan ng puso mo at yung tunay na pagka ikaw, yun ang pinakamaganda. Huwag tayong magmayabang, people. Alam mo, hindi natin dapat ipagmayabang kung anong meron na sa atin. Pwede nating i-share, ipapakita. Pero tayong mga tao, may kaalaman sa karunungang lihim, may lihim na alam, may hayag. Ako hayag kasi ako eh, hayag ako. Hayag talaga ako, people. Lahat ng nakikita nyo sa akin, iyan yung mga gamit ko talaga. Wala pa akong inilihim. Lahat, garapa ko o haba ko, nakapost dito sa YouTube ko. No? Mga bigay. Ang aking mga taglay, people, ay pinamana-mana sa akin ng mga magagaling na mga manggagamot, agimatero. Yun nga, binigay sa akin ang tungkod na napakatagal ng panahon. 80 years old mahigit na si Kakiko. Pero yung tungkod na yun, mula nung mga 30, 30 years old siya, na ipahamahagi sa kanya yun, na ibigay sa kanya at naukita nila lahat yung kahoy na yun. At ipakita ko sa inyo yun na. Hello, people, and back tayo. Continue lang tayo, people. Ito yung ipinamana sa akin. At ito naman ay susuotin ko. Ito po lahat. Karga ko po yan sa katawan ko. Ito ay yan. Ito po ay aking gamit at mayroon tayong dumaan na isang elemento. So people, ito po ang aking mga karga. Di pa po yan. So yan ang karga ko. Itong mga libon. Libon sa likod. Yan ay bigay lang naman din to. Yan, libon. Ito, more on libon, people. Mahirap po bitawan. Ayaw magpa ano. Yan. Kung makita niyo yung mga karga ko sa katawan. Yan. Kung maano niyo po ako ay meron din tayo dito ang santo ninyong tulog. Itong santo ninyong tulog ay nako may napakaganda yan. Tulog lahat ng kalaban mo dyan. Eto na po. Ha? Ito po yung ano, pinamana sa akin ni Kakiko. Yan. Tungkod na ito. Na yan yung sinabi ko sa inyo, people. Na bless ako na sa akin napunta ito. Marami pong naghangad ng tungkod na ito. Ito po yan. Ito ang tungkod. Napuno ng orasyon. Lahat po yan, nakaukit ang mga orasyon yan, people. Yan. Pakita kung may mga orasyon yan. Yan.
ito ay itim na. Umitim na ang tungkot na yan. Yan, people. Yan ang aking, yan ang pinamana sa akin. So, kung isipin natin, na ang babae lang ang binigyan ni Kakiko ng ganito. Pero hindi, nung pumunta naman ako doon sa kanya, ako ikwento ko sa inyo to. Nung pumunta ako doon, walang intention na manghingi or bigyan mo ako niyan, bigyan mo ako nito. Wala, ang sa akin lang, basbasan mo lang ako, Kiko. No, hindi na nga ako nakabalik doon eh. Marami na rin siyang naibigay sa akin, libro, medalyon, lahat yan. Dalawang medalyon na ibinigay niya at itong isa. At libro, no, siya ay matandang-matanda na hindi na rin siya nakakagamot kasi nga marami na rin siya mga sakit, no. Kumbaga, lagi na lang siya yung nag-iisip na gusto na niyang pumanaw o ano, pero wala pa. Sa akin niya ibinigay ito. Alam niyo ba, sabi niya sa akin nun, ito daw ay gustong kahit kiskisin lang daw ito ng mga agimatero nung kapanahunan. Kasi nga, alam nila yung kalidad nitong tungkod na to. Pero sa akin naman, ito eh, tinabi ko lang tumatulog eh. Kasi para pagka oras na may gagawa sa akin na hindi maganda, or hindi ko naman pinapalo yan. Kung may gagawa sa akin, palipadhangin o ano, si tungkod na mismo ang gagalaw. Nasa tabi ko lang to matulog. No? Nasa tabihan ko, sa unan, sa ilalim ng unan, nakatabi ang tungkod na ito. So, nagpasalamat ako doon sa kay Kakiko, yung magaling na magagamot. Siya po ang maestro lahat na magagaling na magagamot. Sa kanya nalapit lahat. Ako naman, people, nalapit lang ako doon. No, kinikinig lang, binibigyan ko siya ng pagkain at pera. Ganun lang. Wala akong intensyon na, gusto ko yung kusa sa bibig ni Kakiko ang magbigay sa akin na, ito. Pinapasulat din niya sa akin yung mga orasyon na binabanggit niya. Sulat-sulat lang din ako, pero hindi ko binibigyan ng kahulugan yun. Wala yung interest, hindi ako marunong sa ano. Nakikinig lang ako, people. Sa mga marami akong nilapitang mga maestro magagaling, nakikinig lang ako sa kanila. Pero hindi ko pa rin sila makuha-kuha. Bakit? Iba kasi po mission ko eh. Iba kasi ang mission ko. Maraming nagtuturo sa akin na mas magaling talaga. Maestro na sa lahat ng maestro. No? Ito, pinaka-maestro na to sa lahat ng maestro. Siya ang maestro ng mga sikat ngayong manggagamot. Kasi 80 na mahigit siya. Ipinamana sa akin. Tapos, doon naman sa Davao, pinamanahan din ako ng garapang malakas na malakas. Pinamana din sa akin. So, ang sa akin, paano kayong gagawin ko dito, di ba? No? Parang ganun, parang simpleng tanong. Bakit sa akin na pamana lahat ng mga ganitong bagay na ito? Paraan? Paano kaya? Kasi, babae lang naman ako. Yun lagi iniisip ko sarili ko eh. Babae lang naman ako. Bakit kaya sa akin napupunta mga dapat ano bang mission ko? Eh minsan nga pag may magpagamot sa akin, alam nyo sa totoo lang, pagka feel ko malakas, iniisip ko sa sarili ko na kaya ko kayang gamutin to? Kaya ko kaya? Parang ganun, people. Parang ganun. Kasi andoon yung ko sa sarili ko na ako, alam ko mahina ako eh. Bakit kaya lumalapit sa akin mga to? Mahina ako. Hindi ko kaya tong gamutin mga taong to. Pero sige, kakayanin ko. Kasi alam ko sa sarili ko na babae ako. Lagi kong sinasabi, babae lang ako, Panginoon. Bakit napunta sa akin ang mga taglay na ito? Ngayon, ma-realize natin na ang mga magaling, ipinapamana nila doon sa mga parang walang alam, parang mga inosente. Yung katulad ko, nag-aalaga ako ng ganito, gumagawa ako ng agimat, gumagawa pang paswerte, gayuma o protection o habak o kahit na anong klaseng ginagawa ko. Hanggang ganun lang akong gawa, no? Gagamot sa simple, kung manghihilot, hanggang doon, kung magbasbas, pwede. Aakit sa bundok o kahit na ano, ginagawa ko. Pero yung malakasan na ng gamutan, pero minsan pa, nahihirapan din tayo. Ganun. Ngayon naman, nagpapasalamat ako na sa akin na pamana ang mga ganito.
kasi inaalagaan ko. Alam naman nila na pagka ang babae, mag-alaga talagang buo. No? Ako naman sa larangan kung ganito talaga naman. Sabi ko sa iyo, people, mapag-alaga ako. Kahit sa mga hayop, alaga ako dito sa bahay bago ako aalis ng bahay. Sisilip ko muna lahat ng ibon ko, pato, itik, manok, hayop, aso, pusa, kabahayan ko, mga anak ko, silip ko muna sila. Kinakausap ko muna. No? Binibigyan ko muna ng halaga yung mga nandito. Ganun po ako. So, ito yung mga kinukwento ko po sa inyo, people. Kinukwento ko lang, isinishare ko lang po yung mga taglay ko at kaalaman at yung mga pinamana at yung mga agimat ko na nasa katawang ko. No? Ganun lang po. So, people, ay mahirap magbitaw ng salita. Pero para sa akin, kumbaga para kang isipin ko na eto yung mission ko, kasi minsan ko na kasing binitawan ang mission ko, sa totoo lang, people. Ang mission ko sa buhay, minsan ko nang binitawan. Nagbitaw na ako nito, binitawan ko. 2018, tinigil ko na lahat, as in wala. Pero pinarusahan ako ng lahat-lahat. As in, ang parusa sa akin, hindi na kami halos makabayad ng aming tinirahan. At lahat ng mga puro problema na. Kaya nakiusap ako, sige ibalik ko. Bigyan mo lang ako ng karapat-dapat para sa akin. At success. Hindi nagtagal. Binigyan ako ng biyayang sobra-sobra. At hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Marami mang bira sa akin. Marami mang tigal po. Maraming mang kulam na dumating sa buhay ko, sa katawan ko. Kumbaga, yung katawan ko ay bugbog sarado na sa kulam. Bugbog sarado na sa tigal po. Pero nananatili akong matatag. At lalong dumadami ang mga taong namimigay sa akin ng mga kaalaman, at dumadami ang taong nagpapamana nang hindi ko iniisip na pamanahan ako ng ganito. Dahil ang alam ko, lalaki lang talaga ang may kaalaman ganito. Pero sa aming side, people, ang father ko at ang mga tiyuhin ko ay may kaalaman, manggagamot, magaling na akimatero, no? Ganun sila. O paano, people? Maraming salamat, at ako'y marami pang gagawin. Happy Friday! Friday the 13th ngayon, people. Napaka-pisa, basbasan ngayon. At blessing sa atin. So, ingat-ingat po tayo. Friday the 13th, ingat-ingat. Maraming salamat.